Sikat at exclusive ABS-CBN celebrity, mapapanood na sa GMA7 Kapuso Network matapos ang 17 taon. Hudyat na nga din ba ng kanyang paglipat? Alamin ang detalye. Welcome to bcgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang bcgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Marami ang usap-usapan, nalilipat na din ang sikat na Kapamilya star na ito sa GMA7 dahil sa mapapanood naman ito sa kabilang istasyon. Nito nga lamang nagdaang mga linggo ay sunod-sunod na ang lipatan ng ilang mga Kapamilya stars sa Kapuso Network. At ngayon nga ay may usap-usapan na din na lilipat na din si Kapamilya singer, host, actress at popstar royalty na si Sarah Jeronimo dahil sa paglabas niya sa GMA7. Makalipas nga ang 17 taon ay muling mapapanood si Sarah Jeronimo sa GMA7 Kapuso Network. Ito ay sa kadahilanan na sa GMA Network mapapanood ang TV premiere ng kanyang tala, The Film Concert. Ito ay ang digital show ni Sarah Jeronimo na unang ipinalabas sa ktx.ph, ang streaming site ng ABS-CBN Corporation na ipinalabas nitong March 27 ngayong taon. Sa darating na July 25 ay ang birthday ng popstar royalty, kaya naman ang pag-ere sa television ang tila magsisilbing birthday show ni Sarah Jeronimo. Matatandaan na naging bahagi si Sarah Jeronimo ng GMA7 noong 2003 hanggang 2004 dahil sa pagiging mainstay niya sa SOP, ang musical variety show ng GMA7 noon. Matapos nito ay pumirma siya ng exclusive contract sa ABS-CBN noong 2004 at naging isang ganap na Kapamilya. Mula noon ay naging headliner siya ng ASAP, ang rival show ng SOP ng mga panahong iyon. Dahil sa pagpapalabas ng tala concert ni Sarah Jeronimo sa GMA7, ay maraming nag-iisip na hudyat na umano ito ng kanyang paglipat, lalo na at kasalukuyang hindi muna napapanood si Sarah Jeronimo sa ASAP natin to kung saan siya lumalabas. Subalit walang dapat ipag-alala ang mga Kapamilya fans dahil hindi lilipat si Sarah Jeronimo dahil mismong ang Viva Entertainment sa pamamagitan ni Vic Del Rosario Jr. ang nagsabi nitong March ngayong taon na hindi pa tapos ang exclusive contract ng popstar royalty sa Kapamilya Network. Kaya naman ay mananatili pa itong isang Kapamilya. Hindi naman imposibleng mapanood ang mga artista ng Viva Artist Agency sa mga programa ng GMA7 dahil uumpisahan na ito ni Sian Lim, ang leading man ng upcoming drama series ni Jeneline Mercado, at matatandaan na dati na may mga co-production venture ang GMA7 at Viva Entertainment. Shoutout tayo kina Naivete Saison, kay Kenneth Almasin, Manuel Francisco at kay Rica Carla. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.